So guys, ito yung mayana na tinuro ko sa inyo kanina, yung pinapagit ng nanay ko. So itong pinutong natin doon, idadagdag natin dito sa plastic na to. Itutusok lang natin ng ganyan, oh. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So for today's video po, ang isishare ko naman sa inyo ay ang iba't ibang klase ng mayana. So magbibigay rin po ako ng ilang tips kung paano sila lagaan and kung saan po dapat sila ilalagay. So, umpisahan na po natin. So, bago po muna tayo magsimula, gusto ko lang pong mag-shoutout. So, mga hindi ko po na-shoutout, pagpasensya nyo na po kasi sobrang dami nyo. Pero, sisikapin ko pong mag-shoutout. So, shoutout po kay Ma'am Elba Toro. Shoutout din po kay Sir Jeremel Dihuan from Capiz. Shoutout din po kay Sir Ruben and kay Ma'am Femia Cleopas from Baisa, Quezon City. And kay Ma'am Irene Bacosmo from Pasig City. Kay Ma'am Joby Cancino from Pangasinan. Kay Ma'am Lola Linds from Tansa, Cavite. And kay Sir Jairus Aranda from Mataas na Kahoy. And last po ay kay Sir Johnny Gunatis from Sablayan Occidental, Mindoro. So maraming salamat po sa patuloy na panonood and pagsuporta sa akin. Isa pa pala guys, please support my sister-in-law's channel, Danilyn Garden po. Lalagay ko po yung link niya sa description box para mas mabilis niyo po siyang makita. And thank you po sa lahat ng susuporta sa sister-in-law ko. So guys, ito yung unang variety ng mayana na meron tayo. So ganito yung kulay niya, ayan. And kung mapapansin niyo po, hindi siya nakatanim sa paso. Kasi direct sa soil or direct sa lupa siya nakatanim. So, ayan siya. Ganito yung itsura niya. Dito po sa lugar na pinaglalagay ng aming mga mayana ay direct sunlight po sila. Kaya ganyan katingkad yung kulay niya. So, ganyan yung unang variety ng ating mayana. Ganyan yung likod niya. So, ayan. Sobrang ganda ng kulay. And dito naman tayo sa pangalawa. Ayan. Ganito po yung color niya. And kulot-kulot yung gilid niya. So, kulay purple po ito, dark. So, ganyan siya. Tapos, ganito yung likod. Ayan. Ayan. Sa ano lang po ito nakatanim? Sa lupa. And kapag po sa ganitong lupa sila nakatanim, dapat po ay lagi silang dinidiligan kasi lalo na ngayon sobrang mainit. So, kailangan nila ng laging basa yung kanilang lupa or yung soil na pinagtataniman nila. So, ito yung pangatlo. Color yellow with green. Tapos, ganito yung likod. Yan. Tapos, ito pa tayo. Dito sa probinsya, ganito lang din yung pagtatanim namin. Kung meron naman po kayong paso ay okay lang. So, ito na tayo, pangatlong klase. So, ganyan siya. Tapos, ganito yung likod. Ganyan kaganda yung likod niya. And, namumulaklak po ang mga mayana. So, ito yung bulaklak niya. Ayan. Tapos, madali lang din po silang paramihin or ipropagate. Ang pagpaparami po nito ay through cuttings. Ayan, meron pa tayo dito, oh. Ayan. Ito pa, ibang klase. So, ayan. Ganyan siya. Madali lang po yan and madali lang po sila palaguin. Ito na tayo, another variety. So, ayan. Sobrang ganda ng kulay and lumalaki yung dahon nila. Ayan. Dito po sa mga mayana, hindi na natin kailangan maglagay ng fertilizer. Lalo na kapag nakatanim dito direct sa soil. Pero kapag nakapaso po sila, pwede po tayo doon maglagay ng fertilizer. So, ayan. Sobrang malalaki yung dahon niya. Ayan. Ayan.
Pag magpo-propagate po kayo nito, puputo lang po kayo dito o sa bandang taas. Huwag po sa sobrang mababa. Dito po sa ano dapat, sa bandang taas. And itutusok nyo po sa lupa. Pero, or dun sa paso natin inihanda. Pero po, kapag nagtanim tayo or nagpropagate, dapat po ay sa malilom lang muna natin sila ilalagay para hindi malanta and mabuhay po sila. So, yan. Tapos, dito pa tayo. Another variety. Ayan. Sobrang ganda ng kulay niya, oh. Ayan. Halos lahat ng pinapakita ko sa inyo, malalaki yung dahon. And ganito yung likod. So, yan. Yan. Pero, kung ano naman po, kung nakapaso yung inyong mga mayana, ay okay lang po. Ang binibigay po kasi nila or ipinapakita nila yung totoong kulay ng kanilang mga dahon kapag nakaka-receive sila ng enough sunlight na kailangan nila. So, mas maganda po sila direct sunlight. Pero, na-adapt din po nila yung bright and direct sunlight. So, ito pa yung susunod nating variety. Ayan. Sobrang ganda. May green lang siya dito sa gilid. Tapos, ganito yung likod niya. Ayan. Para po hindi maging leggy yung ating mga mayana, pupruningin po natin sila. And yung mga napruning naman natin na yon, kasi dito lagi tayo magpuputol sa bandang taas, so po pwede po natin yung itanim ulit. Tapos, sasanga na po yan. So, ayan. Tapos, ito na yung sunod na klase. Ayan, ganyan yung kulay. Tapos, ganito yung likod. So, ayan. Ito pong pinagbablagan ko ay dun sa nanay ko. So, hindi tayo dun sa garden. So, ayan. Ito yung, pang ilan na ba to? Basta, ito yung iba pang klase ng mayana. Ang ganda, oh. Yellow, green, and red yung gilid. Tapos, ganito yung likod niya. Ayan. So, ayan. Pag probinsya talaga yung, pag sa probinsya po talaga kayo nakatira, so po pwede pong sa ganito, direct na lang natin sila itanim. Kasi kapag nasa Manila, halos lahat semento ang paligid. So, wala na tayong lugar ng pagtataniman. So, ayan. Tapos dito naman tayo. Ayan. Another variety ulit. O, katulad din yung pinakita ko kanina. Halos ano siya, parang purple na nagmamaroon. Tapos meron siya dito. And kulot yung gilid with green tip. Ayan. Ang ganda. So, ayan. Tapos, ito katulad din nung kanina. So, ayan. Kaya lang po, kapag tayo ay may mga mayana, kailangan din po nating mag-spray ng insecticide or pesticide. So, ito pa. Ganyan yung itsura niya. Tapos, ganito yung likod. Ayan. Tingnan niya po, oh. Dito nung nanay ko pinutol. So, dito yan. So, dito, may sisibol ulit na panibagong sanga. So, yan. Tapos, ito pa. Ang ganda. Ayan. Kulay yellow, kulay maroon, and nag-orange. Ayan. Ganda. Ayan. Dito tayo pa. Ayan, oh, kaya sinasabi ko sa inyo guys na kaya kailangan din natin mag-spray kasi kinakain sila ng mga uod. So, yan. Tapos yung bulaklak niya, ayan. Ayan. Tingnan niyo to guys, oh. Tinanim nung nanay ko. So, ilang araw pa lang to and mabubuhay din yan. Kahit
Atlanta na siya, pero moist yung soil niya, okay lang. So, ayun guys, nakita nyo na yung iba't ibang klase ng mayana na meron kami dito. So, dun sa magtatanong kung saan natin sila dapat itanim, kapag po kayo ay hindi nandito sa probinsya and nasa Manila kayo and itatanim nyo sila sa pot, so po pwede po dun yung mga loam soil, pwede po yun. Kung meron naman po kayong rice hull and garden soil is okay lang din po. Nabubuhay po sila basta ang gusto nila kapag nakapaso or kahit sa direct sa lupa natin sila itinanim, gusto po nila ay yung laging basa or moist yung kanilang pinagtataniman. So matakaw po kasi sila sa tubig. And ilalagay din natin sila direct sunlight para po yung kulay nila ay maipakita nila ng maayos or maibigay nila yung tamang kulay nila. So sa pag-fertilizer, hindi po natin kailangan mag-fertilizer kung yung ating mga halaman ay katulad nitong ipinakita ko na nakatanim direct sa soil. Pero po kapag nilagay natin din sila sa paso, mas okay po na magbigay tayo kahit isang beses sa isang buwan ng fertilizer sa kanila. Tapos sa pagdidilig po, araw-araw po kayong magdidilig ng ating mga mayana kapag sa direct sa soil natin sila nilagay. And kapag naman po sa paso, depende po yun sa soil na gamit natin. Kung well-draining naman po yung soil na ipaglalagyan natin sa kanila, is pwede pong every other day or every day kung nasisikatan po sila or natatamaan sila ng direktang init. So guys, pag magpaparami or magpo-propagate tayo, dito po tayo kukuha sa bandang taas para medyo bata pa po yung makuha nating stem. So, magkaka tayo ng isa. So, ayan. So, eto guys, dito tayo puputol sa bandang taas, diba? Dapat, dito tayo puputol sa baba ng dahon. So, dito. Ayan. Pwede pong paslant or pastrate, pero mas maganda po ay paslant tayo magpuputol or puputol. Sa taas po nitong dahon na to. So, ganyan lang. Ayan. So, po pwede po tayong hindi na gumamit ng gunting. Pwede na po natin silang bakliin ng ganun and itatanim po natin siya direct sa soil. Hindi na po natin kailangan ng rooting hormone para po lagyan yung ating mayana kasi mabilis naman po silang magkaroon ng bagong ugat. So, diba, nag-cut na tayo? Katulad nito. Ayan. Pinutulan siya dito. Ayan, nakikita niyo diba? Pinutulan siya dito and ito yung sumibol sa kanya, itong dalawang stem na to. Ganun yung paraan para maging malago yung ating mga mayana. And para maiwasan na rin na maging mataas or tumaas yung ating mayana ng mataas na mataas. So, ayan. Ganun lang po kadali magparami ng mga mayana. So guys, ito yung mayana na tinuro ko sa inyo kanina, yung pinapagit ng nanay ko. So, itong pinutol natin doon, idadagdag natin dito sa plastic na to. Itutusok lang natin ng ganyan, oh. Ayan, tusok lang ng ganun, direktang ganun. Tapos, diktigin lang natin ng kaunti. So, okay na yun, kasi ito namang soil na pinagtusukan ko ay basa. So, okay lang na hindi muna natin siya diligan. So, ayan. Tapos, remind ko lang din ulit na kapag tayo ay nagpropagate, dapat po ay sa malilim or dun sa malilom na hindi sila natatamaan ng direct sunlight para po mabilis silang mabuhay. So, yun lamang guys. Ganun lang kadali kung paano mag-alaga ng mga mayana and kung paano din mag-propagate sa kanila. So, simple lang and mabilis talaga silang mabuhay. So, sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!